Hello, hello mga ka-Jailonian team dyan. It's me, Jailo Vlogs. By the way, for today's video guys, ang pag-uusapan po natin is magkano ang nakuha kong unang sahod sa aking channel. Wow! By the way, ito nga pala yung aking sahod. Ayan, papakita ko sa inyo. Ito yung sahod ko. At paano ko po nakuha yan? So marami po tayong mga process na dyan kung paano ko nakuha ang aking sahod. Ipapakita ko po sa inyo kung paano sa sobrang stress ko. Almost 3 months ko na inaantay yung aking sahod sa wakas at nakuha ko na po. At nagastos ko na rin po ito. Paano kung po hindi ko na po nakuha ang aking sahod kasi na-address po yung aking Google AdSense dito sa sa Dubai. Pero hindi ko po kasi alam nung nag-fill up po ako ng ng Google AdSense ba yun sa phone ba yun dun sa mga dalawang two ways pala yun for verification sa ating Google AdSense. Ang ginawa ko po last time nung unang apply ko po sa sa Google AdSense is ang ginamit ko po is mga important documents like passport, yung Emirates ID, and then yung TIN ID ko po. Yun yung inanakuuna kong ilagay doon. And then, akala ko po na magdi-deliver sila ng PIN dito sa lugar dito sa Dubai, pero wala naman pong binigay dito, hindi naman dineliver dito. Nag-antay ako ng 3 months and then sabi ni Papa Riz, ito nga pala si Papa Riz, wow, yung tumulong sa akin. Siya po yung tumahawak sa akin account kasi ako nga itamad din, hindi ako nagmamalikot sa aking account. And then, nung time na inano ko, pinasa ko sa kanya, sabi niya, verified na daw yung aking Google AdSense. Wala na daw problema sa PIN kasi dalawang paraan nga po yung pagkuha ng PIN ba yun sa Google AdSense. I'm not sure, basta yun yung sabi niya sa akin. And then, ang kulang ko na lang daw is yung bank account ng bank. So, kaso wala naman akong bank account dito. So, ang ginawa ko po, una, tinry ng aking kasama dun sa sa YouTube na si Discarding Moto. Yun, tinry niya yung isa kong card. Kaso nga lang, hindi ina-accept ni Jane. Hindi accept sa doon sa Google AdSense. Hindi siya na-accept. And then, ni-remove ko siya, tinry ko yung kay sa asawa ni Boss Lex, si Celex 13, isa kong boss dito sa sa YouTube channel. Nilagay ko po yung account ng asawa niya, and then, ayun na, okay na siya. Ay, ako naman, si Tanga-Tanga, hindi ko pa pala siya na okay na, naka-pending pa pala. Buti na lang, chinek ni Papa Re, sabi niya. Hindi, basa-basa din daw ako pag may time kasi hindi talaga ako nagbabasa. Kumbaga, hinahayaan ko lang. Tapos, ang akala ko, okay na. Tapos, pinasa ko sa GC. Ang sabi ko doon, okay na Papa Riz, yun pala. Kulang ko pala ng amount. Kailangan pa pala yun doon. So, ang ginawa niya, siya na yung nag-okay doon sa aking Google AdSense. Hanggang sa na-okay na siya, tapos nag-Gmail na, nag-email na sa Gmail ko na-accept na yung bank account. And then, kumbaga ngayon niya pinasok, kinabukasan, na-transfer na doon sa ATM. Ayun. Tapos, last night ko lang nakuha yung aking kasi, busy din si Boss Lex. And then, dinirect niya dito sa akin account kasi nung Monday pa lang po ako nakakuha ng bank account ko na sarili. So, ayun na nga, yung sinishare ko sa inyo kung paano ko nakuha ang akin para hindi tayo mahihirapan sa mga baguhan na katulad ko na first time ko din nag-YouTube. Ang gawin po natin is, huwag po natin i-address kung saan man tayo nagtatrabaho, kung saan mga bansa po tayo nagtatrabaho, kasi mahihirapan po tayo lalong-lalo na po sa mga
Katulad kung OFW na hindi tayo makakalabas, diba? Kumbaga, di tayo basta-basta makakalabas na kukunin yung pin natin sa, ano, sa post office. So, ang mas maganda pong gawin natin is i-address po natin sa Pilipinas. Kasi, mas maganda doon. Kasi kung nandito tayo sa ibang bansa, pwede naman yung kamag-anak natin, kapatid natin, basta mga kapamilya natin na kumuha doon sa, ano, sa post office. Compared dito sa, ano, sa ibang bansa. Kasi ang hirap. Buti na lang kasi sa akin, ang naka-advantage sa akin, hawak ko yung passport ko, hawak ko yung ID ko, lahat-lahat na sa akin. Kasi kaya, may mga valid IDs din ako. Kaya, madali lang siyang na-accept doon nung nag-fill up ko ng Google Adsense. Ang mahirap lang kasi, pag inaano mo, ina-attach mo doon yung mga, halimbawa, yung picture ng passport mo, picture ng ano mo, ng mga valid IDs mo, kailangan clear photo siya. Kasi kung hindi siya clear na pagkakuha mo ng picture, kung blurred siya, maaano siya, yung parang ma-re-reject. Kailangan iayos mo ng, ipipicture mo siya ng maayos. Katulad sa isang kasamahan din namin na ano, sa GC, na ano, na na-reject yung ano niya. Kumbaga na-close yung Google AdSense niya. Kasi nang dahil lang din. So ayun na nga, yun yung ano, yun yung advantage kapag pinapa-address nyo sa Pinas compared dito sa ibang bansa. Ay, para sa akin, mas maganda i-address nyo habang kayo'y nagsisimula pa lang or hindi pa kayo ano, hindi pa kayo na-monetize. Ang gawin nyo po kung ma-monetize kayo, i-address nyo po kung nag-a-apply din kayo. Address ng Pinas, hindi dito. Kasi mas mahirap, lalo na pag wala kayong ano, bank account. Yun. Isa kasing hinahanap nila is yung bank account. Yung ano, yung bank account number, IBAN number, tsaka yung SWIFT code. Yun talaga yung SWIFT code. Basta yun yun. Yun yung hinahanap nila. Eh, pag wala ka nun, hindi mo makukuha yung sahod mo sa yun. Akala ko nga sa akin, almost 3 months na yung aking ano, YouTube na wala akong pin, diba? Kasi ako naman si tanga-tanga nga. Hindi ko alam na... Pero nakita ko naman sa akin Google AdSense na na-verified na talaga siya. And then, ako naman, wala naman akong experience sa mga ganyan. Lagi kong tinatanong si Papa Riz na, yung pin nga kasi ganito-ganyan kasi baka mawala yung ads ko. Sabi niya, hindi ko na daw problemahin ang pin kasi verified na yung account ko. Kumbaga, ang napending lang sa akin is yung bank account. So, thankful ako kasi ngayon nakuha ko na yung aking sahod. At salamat sa mga taong sumusuporta sa akin. Hindi ko na kayo isa-isahin. Alam niyo na yan kung sino kayo. Basta, thank you so much. Once again, it's me, Jailo Vlogs. Bye-bye. Sana na-enjoy kayo sa aking ano, pagpapaliwanag na hindi naman tama. Basta, yun. Bye-bye, guys.